Inireklamo na ng Philippine Army ang mga rebeldeng Luo People's Army kaugnay sa kanilang mga paglabag. Siya din naklarang tigil putukan sa loob ng 12 araw na nagsimula noong December 23 at ang tapos noong January 3, 2016. Ayon kay Colonel Benji Hao, ang opisyal ng tagapasilita ng Philippine Army, na isumite na sa tanggapan ng human rights ang kanilang reklamo hinggil sa ilang paglabag ng mga rebeldeng NPA sa kanilang idineklarang unilateral ceasefire noong holiday season. Nag-file naman kami ng complaint, but at the same time, medyo mahina, medyo hindi na masyado marami. Naka-alert naman ang tropa natin during holidays. Ang importante nito is nag-improve. Batay sa datos ng AFP, nangyari ang mga paglabag ng New People's Army sa lalawigan ng Surigao del Sur nang harasin ng mga NPA ang mga tropa ng 2nd Special Forces Battalion sa barangay Bitaugan, San Miguel noong December 23, 2015, alas 9.30 ng umaga. Pinaputukan din ng mga rebelde ang detachment ng 2nd Special Forces Company ng 1st SF Battalion sa barangay White Kulaman, Kitautau, Bukinun. Sinunod din ito ng harassment ng NPA sa mga tropa ng Army sa barangay Sumimao, Pakibato District sa Davao City. Noong unang araw ng Enero 2016, pinasabugan naman ang landmine ng mga rebelde ang mga tropa ng 83rd Infantry Battalion sa Barangay Visitacion at Barangay Scout Pentabella, Camarines Sur. Ayon kay Colonel Noel Dutoyato, ang hepe ng AFP Public Affairs Office, malinaw na nilalabag ng mga NPA ang sarili nilang deklarasyong tigil putukan. Ina-expect na talaga namin yun na lalabagin nila yung sarili nilang deklarasyon. Kaya simula nung first day, December 23, nakatatlong violation kaagad sila. And they ended or began the year with another violation, January 1. Para sa DZRH News, RH 911, Bing Formento, naglilikod sa pagbabalita.